mga magiging kasama sa Senado, kaalyado sa Senado, narito ang kinatawan ni Senator Laila De Lima. Nandyan si Patreng Non, ang nagsulong ng community pantry. Nandyan din ang anak, bunsong anak ni Risa Ontiveros, Sinta Barakel, Senator Dick Gordon, Sunny Trillanes, nandito si Chel Jokno, ang kanyang anak na si Ines Jokno, Sunny Matula, Alex Lacson, Teddy Bagilat, ibaba ang paayong, nako. Oy, taas na lang para makita nung nasa likod. Batiin din natin, pagbigay galang sa ilang mga lokal at mga opisyal. Former Congressman Ronald Cosalan, Jerry Marave, Tagel Felipe, Councilor Maylen Yaranon, Councilor Popo Cosalan, Councilor Art Aliad Iw, Attorney Jomol Molintas, Vic Jimenez. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano ito? Okay. Salamat, salamat. Are you giving this to me? Ay, salamat. Mahal ko rin si Donnie. Pamangkin ko yun eh. Salamat ha, salamat. I'm okay, I'm okay. Magsasaka ako, sanay ako sa ulan. Batiin din natin Mr. Ray Dean Salvosa of the University of Cordilleras, Father Gilbert Sales, Mr. Javier Herminio Bautista, students from UP Baguio, national artist Rio Alma Almario, Ben Bencap Cabrera, Kidlat Tahimik, Ay, salamat. Maraming salamat. Uy, ang ganda naman ito. Ako ba yun sa gitna? Ay, salamat. May pangalan kayo? Lagay niyo yung pangalan. Ha? Benguet, Representative Ronald Cosalan, Council of Earth Elders, Mountain Province, Denver, Sibayan, Apayao, Kaira, Bangloy, Abra, Estela, Inatalay, Lomiang, Kalinga, Lakay, Banag, Sinumlang, Ifugao, Congressman Teddy Bagilat. At syempre, sa ating lahat na narito sa Takder Corti, Cordillera People's Rally. Kung kayo ay nasa ilalim ng ulan, tayo rin nasa ilalim ng ulan. Sama-sama tayo! Ulan lang yan! At para sa aming mga magsasaka, lalo na sa panahon ng tag-init, yung ulan na yan ay blessing. Blessing yan. Dahil pagka tag-init, nagiging tigang ang lupa, nagiging matigas ang lupa. Pagka umulan ng ganyan, yung lupa lalambot at madalay ng bungkalin. Kaya para sa mga magsasaka, blessing yung ulan na yan.
Alam niyo ho, mahalaga ang pag-uusapan natin dahil sa Mayo 9, 6 days na lamang. Tayo po ay pupunta na sa ating mga presinto para magpasya. Ano ba ang nakataya sa darating na Mayo 9? Kinabukasan nakataya. Kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga kabataan, ng 110 milyong mga kababayan natin ang nakataya. At kung nakita natin itong nakaraang 2 taon sa usapin ng pagsugpo sa COVID, sa usapin ng epekto ng COVID, ng pandemya, na sa ngayon ay hindi pa rin tapos, pag hindi tama ang panunungkulan, pag ninanakaw ang pondo para sa COVID, pag pinoprotektahan yung mga nagnanakaw ng COVID funds, ano ang nakataya? Pag inuuna ang bulsa kesa sa serbisyo publiko, ano ang nakataya? Buhay nakataya. Hanap buhay nakataya. Trabaho nakataya. Edukasyon ng ating mga anak nakataya. Pag hindi natin mailagay sa ayos dahil merong incompetence at corruption, pag hindi na ilagay sa ayos ang COVID response, lahat yan nakataya. Turismo nakataya. Hanap buhay nakataya. Kaya dapat piliin natin ang karapat dapat. Hindi po ba? Papayag ba tayo na yung mga dumedepensa sa COVID na pag nanakaw ng COVID funds, sila pa rin ang mauupo? Papayag ba tayo ron? Papayag ba tayo? Papayag ba tayo na magiging sunod-sunuran sa China ang mga nakaupo matapos ang May 9? Ganun ba rin? Papayag ba tayo sa pangiinsulto, sa kasinungalingan, sa pagdarambong, sa fake news, sa pambabastos, manatili pa rin nakaupo pagkatapos ng May 9? Napakahalaga na gamitin natin ang ating kapangyarihan sa araw ng halalan para matiyak na ang mailuluklok natin ay ang mga dapat na merong track record na malinis ang hangarin, na malinis ang record of service. Dahil kung tayo'y magpapasya base sa kasinungalingan, base sa pandarambong, base sa mga hindi sumisipot sa debate, paano natin kikilatisin kung hindi sumisipot sa debate? 3 ang aking anak na babae. Pag may mga lumiligaw sa kanila, dapat humaharap. Kaming mga politiko, tuwing eleksyon lumalapit sa inyo, humaharap kami. Hindi kami nagtatago. Kailangan humarap para makilatis ninyo. Dapat humaharap sa debate. At dahil hindi humaharap sa debate, nirerespeto ba kayo? Pag hindi humaharap sa debate, pag hindi humaharap yung lumiligaw, magtataka ako, ano ba hangarin ito? Sincero ba ito? May tinatago ba ito? Natatakot bang mabulgar ito? Kaya pa hindi umaharap? Yun ang kailangan din natin ipaabot dun sa mga hindi pa nakakasigurado kung sino ang iboboto. Dahil base sa karanasan, marami sa ating mga kababayan, last minute nagde-decide. Kaya meron pa tayong 5 araw para mag-house to house. Pwede ba natin gawin pa rin yun? Sa mga volunteers natin, wala tayong bahay na palalampasin dito sa Baguio at Benguet. Wala tayong kalye yung palalampasin. Puntahan natin sila, ligawan natin sila, humarap tayo kasama ang katotohanan ng track record ng Lenny Kiko Tandem. At naniniwala ako, marami sa kanila magbabago ang isip at iluluklok na rin at magiging desisido para sa Lenny Kiko Tandem.
at dapat Lenny Kiko! Lenny! At kung tayo ay papalarin, tututukan natin bilang Vice Presidente ang problema at solusyon siyempre sa mga sa magsasaka, mangingisda at agrikultura at pangingisda. Dito sa Benguet, napakalaki ng produktong agrikultura ng gulay. Ang Benguet ang siyang nagbibigay ng gulay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pag sinuportahan natin ang mga magsasaka dito sa Benguet, gaganda pa rin ang ani at huli. Gaganda na rin ang supply ng pagkain. At siyempre, bababa na ang presyo ng pagkain. Mawawala na ang gutom. Merong mga datos na nagsasabi mula sa Benguet State University, dahil sa kulang sa suporta sa mga magsasaka rito, halos 70% ng gulay ng Baguio pagdating na po sa Maynila, ubos na po, 30% na lang. Pag sinuportahan ng magsasaka, dadami ang mailalagay nating gulay, aabot sa Maynila, mawawala na ang gutom. At yung mga smuggler, ng gulay, lalabanan natin yan. Hindi tayo papayag na ang mga smuggler at kasabot dito sa gobyerno ay mananatiling ginagawa ang kanilang katarantaduhan. Nilabanan natin yan nung tayo po ay Food Security Secretary. Lalabanan natin yan pag binigyan ng pagkakataon bilang inyong Vice President. At nung isang nung huling beses kong pagpunta rito sa Baguio, daladala ko pa ang isang resibo. Yung sa Gipsaka Act o Republic Act 11321. Dito sa Baguio, nanalo po ako noong 2001 bilang senador. Maraming salamat. Nanalo rin ako dito noong 2007. Maraming salamat. Nanalo rin ako rito noong 2016. Maraming salamat. At sa tatlong termino na ipinanalo ninyo ako, na nagtiwala kayo, sinuportahan po ninyo ako, hindi ko kayo binigo. Sa tatlong termino, hindi tayo pumayag ni minsan masangkot sa anumang kasong katiwalian. Dahil ganyan dapat ang lingkod bayan. Nagtiwala kayo, sinuportahan niyo ako. Dapat ang sukli ko sa inyo, tapat at totoong panunungkulan. Hindi yung sinuportahan ninyo, tapos pagupo ang inuna, paano yumaman, paano magnakaw, paano mga buso. At ito ang resibo. Pinangako ko sa inyo noong 2016, gagawa tayo ng batas para matulungan ang magsasaka at mangingisda para makadagdag ang kita. Republic Act 11321, ito ang Sagip-Saka Act. Ang mahalagang provision dito, gobyerno pwede nang bumili direkta, national and local government, sa mga magsasaka, mangingisda, wala ng public bidding, sa tamang presyo at babayaran sa tamang oras. Noong nakaraang buwan, bumisita po ako dyan sa inyo sa Atok, Benguet, nakausap ko ang ating mga magsasaka. Saan ka nakakita? 3 piso, 4 piso ang benta nila po ng cabbage. Tapos nung panahon ng kasagsagan ng COVID, wala na silang kinikita, pinadonate pa yung kanilang cabbage dahil gaw mabubulok. Bakit hindi binili? Bakit hindi binigyan ng pera sa bulsa ang ating magsasaka? Ito ngayon, gobyerno direct ang bibili, wala ng public bidding. Ang gobyerno gumagastos ng 100 bilyong kulang-kulang taon-taon ng pagkain. Dito ngayon, dahil sa batas na ito, ang 100 bilyon na yan, maaari nang direktang pumunta sa magsasaka, mangingisda, para tumaas ang kita, para maganda ang kita. At pag maganda na ang kinikita ng magsasaka at mangingisda, alam niya bibili ng gobyerno sa tamang halaga, magtatanim pa siya. Dadami ngayon ang kanyang ani, dadami rin ang huli. At pag marami na ang ani at huli, bababa na ang presyo ng pagkain. Mawawala na ang matinding gutom. Ibinigay ko ito kay Mayor Magalong
nung nakaraan, sabi ko, Mayor, ang LGU po ninyo, merong city jail, merong city hospital, meron pong mga pagkain na binibilian, araw-araw, maaari na kung pwede, bilhin na direkta ninyo sa magsasaka at mangingisda sa tamang presyo para sila naman po ay maiangat ang kanilang buhay. At 130,000 ang mga magsasaka vegetable farmers dito sa Benguet at Baguio. At sila po ang direktang makikinabang. Dahil kahit na hindi LGU ng gobyernong local government dito sa Baguio, pati ang La Union local government pwede nang bumili dito direkta. Pati ang iba-ibang mga local governments pwede nang bumili dito direkta. At siyempre, ang DSWD, National Government, DILG, DOH, DepEd, lahat po yan bumibili ng pagkain. Lahat yan, pagdating ng July, pag tayo po'y nanalo, pupulungin natin lahat ng sekretary na yan. At sasabihin natin sa kanila, yung budget nyo sa pagkain, simula ngayon, malaking bulto niyan, dapat sa farmer at fisher folk na binibili. At sabi ko nga po, pinangako ko at tinupad ko ang pangako. Makakaasa kayo sa Lenny Kiko tandem, hindi lamang slogan ang gobyernong tapat, iangat buhay ang lahat. Hindi lamang slogan ang hello pagkain, goodbye gutom. Dahil sa track record namin, dahil sa panunungkulan natin, nariyan na ang ebidensya, nariyan na ang resibo. Kaya sino pa ba ang pipiliin natin? Yung merong resibo na magandang performance o yung merong resibo hindi binabayaran buwis? Nasa sa atin na yon. Tayo ang makapangyarihan sa lahat. Ito na lamang po. Alam nyo ho ba? Marami pa rin mga politiko ayaw itaas ang kamay namin ni Vice President Lenny. Natatakot o nag-aalinlangan. Naintindihan ko yon dahil karapatan nila yon sa ilalim ng demokrasya. Pero nitong nakaraang tatlong linggo, nakita ba ninyo yung mga magsasaka sa Pampanga, umakyat sa entablado, itinaas ang aming mga kamay ni Vice President Lenny. Sa Bataan, 90% ng kaparian, 22 represented by 22 parish priests, umakyat sa entablado, itinaas ang kamay namin ni Vice President Lenny. Sa Olongga po, ang ating mga kapatid na IP, ang mga AITA, umakyat sa entablado, itinaas ang aming kamay ni Vice President Lenny. Taong bayan na ang naninindigan, taong bayan na ang tumataya, taong bayan na ang kumikilos. At alam ko, naniniwala ako, pag taong bayan na ang kumikilos, kasama ang mga leader na may paninindigan, may luluklok na natin ang gobyernong tapat, may papanalo natin, magtatagumpay tayo. Gobyernong tapat! Ang huli ko na lang pakiusap, kanina narinig ko, gwapo pala si Kiko. Gwapo pala sa personal si Kiko. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa o malulungkot. Ano ibig sabihin ng gwapo pala? Ngayon, alam nyo na ba't na-inlove si Sharon? At sa mga kabataan, ngayon alam nyo na, kanino nagmana si Tony ng kagwapuhan. Pero ang huling pakiusap ko sa inyo, dalawang pakiusap. Marami pang hindi nakakakita sa akin sa personal dito sa Baguio Benguet. Pag uwi ninyo at pag isama na ninyo sa house to house, imarites na ninyo na nakita nyo si Kiko, eh gwapo naman pala sa personal si Kiko. Pero wag nyo, ang huling pakiusap ko, eh wag nyo naman po kung iboboto dahil gwapo ako sa personal. Iboboto nyo ako dahil gwapo ang ating track record. Dahil gwapo ang ating naging serbisyo publiko. Iboboto nyo kami ni Vice President Lenny dahil gwapo at maganda ang aming hangarin para sa ating mga kababayan. Gwapo at maganda ang ating programa de gobyerno. Gobyernong tapat! Agyaman na ka po! Didak liplipatan na po! Diyos tiyag di na! Naimbag garabay, kada kayo amin na po! Maraming salamat!
Our